Grabe, kawawa naman sila, no? So yan dapat ang naiisip ng mga kababayan natin na nagtatapon ng mga basura, di ba? So dapat hindi nila tinatapon ng basura nila kahit saan lang. O kasi tingnan mo lang, oh, magkano binabayad ng national government yan para lang maiipon yung mga basura nila. Diba? Oh, grabe, oh. So yun mga kababayan, ano, grabe talaga dito sa ano, sa Dolomite, ano, hindi talaga matigilan itong napakadami ng pasura talaga. Ano. So nagdagdag ng dagdag din itong mga tao na nagtatrabaho dito. Pero itong ating mga kababayan naman ay tapon din ang tapon, ano, ng mga pasura nila kahit saan lang nila tinatapon. So ang mangyari, dito pumupunta sa Manila Bay, ano, sa Dolomite. So I think itong mga basura na ito, galing ito sa ibang lugar, ano, kagaya sa ano, Cavite. Ayan. So kasi kung makikita ninyo, may mga kahoy, may mga buho, ano, may mga kawayan. So halo-halo, ano, may mga plastic. So yun talagang mga sulit ng mga basura talaga. So ayan, okay, kitang-kita doon pati doon sa ano, so, ang dami na nang naipon nila doon, oh. Grabe, Maria, ginawa. So kawawa naman, ano, yung national government na naghihirap dito para malinis lang ito. Pero ang naging problema natin ay ang ating mga kababayan ay hindi nakikisama. So dapat ang panawagan natin dito, so makisama naman kayo mga kababayan, ano, para maging malinis itong ating lugar, ano, itong ating bansa. Naku, grabe, yung sarili ninyong lugar, ginagawa ninyong basurahan. So dapat mag-iingat tayo, ano, lalo-lalo na yung mga ganyang bagay, ho. Halimbawa, ano, for example, yan sa ano, Cavite, ano, kung saan lugar man ito mga nanggagaling. So dapat, dyan pa lang sa inyo, aayusin nyo na, ano, lalo-lalo na itong mga local, ano, government, ano, dapat i-monitor din naman ninyo yung mga tao rin dyan, ano, yung mga barangay captain, mga ano, i-monitor ninyo para hindi nagtatapon ng mga basura, ano. So grabe, kawawa naman yung national government na gustong-gustong linisin yung ating bansa, ang lugar natin, ano, pero tayo din mga Pilipino ang nagsisira dito. So sana hindi ganun. Alam ba ninyo, guys, na kapag magtulungan lang tayo, ano, ha, talagang sinasabi ko sa inyo, talagang sa atin din mapupunta ang lahat ng iyan, ano. So ayan, gaya niya, no, yung mga tao dito nagkakandahirap din sa paghakot ng mga basura niyan. So doon, ang dami pa rin doon, sako-sako pa din. Ang dami, ano, ang dami doon, mga sako-sako pa din. So grabe, ayun, no. Ayan, kung nakikita ninyo doon sa, ayan, no. Ayan, so kitang-kita ninyo yung ang dami ng tambak ng basura diyan. So pilit nilang nililinis araw-araw 'yan. So yun naman ating mga kababayan naman. Ay araw-araw din silang nagtatapon ng basura, no? So yun dapat ang iniisip natin. Na dapat magkaisa na tayo. Ano, wag na tayong gusto. Ano tayo, eh, kung baga sarili lang natin ang iniisip natin. Pero hindi lang ninyo alam doon sa mga taong nagtatapon ng basura nila kahit saan lang, hindi lang ninyo alam na sa inyo din babalik yan, no? Kung hindi man sa inyo na nagtatapon, sa mga magiging anak ninyo, yun ang anuhin natin, yung ang iisipin natin, na naku po, Diyos ko, eh grabe, sa inyo din talaga mabupunta niya, maniwala kayo sa akin. Unang-una, kapag itong ating dagat ay sobra na ang dumi, sobra ang basura. So ngayon, ano pa ang makukuha ninyo dyan kung hindi puro ano na lang, di ba? So, imbis na marami kayong makuhang pagkain mula sa dagat, ay mawawala, lalayo. Bakit? Dahil binudumihan ninyo yung dagat. Eh, alam naman ninyo, kapag ang kalikasan na, ang gumante, or pag ibinalik sa inyo ang inyong pambababoy sa kalikasan, eh, baka sa bandang huli, iiyak talaga kayo dyan. So maniwala kayo sa akin. Kaya kung sino man ang makapanood nitong ano, video namin na ito, mga videos namin, ano,
yung nagmamalasakit dito sa ano, na para maging malinis ito, ay sana matauhan na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Ano, kaunting basura, ilalagay ninyo sa tama. Sa tamang lugar. Sa tamang lugar. Huwag yung tapon dito, tapon doon. Kulang na lang, itapon ninyo sa mukha ninyo yung mga basura na yan. Ano? So, ano, kawawa naman. Ano, kawawa yung ang magiging kinabukasan ng inyong pamilya. Pagka ganyan kayo na hindi kayo nagmamalasakit sa ating kalikasan. So, yun ang pinaka-importante. Dapat ay magkaisa na dapat yung mga Pilipino, ano, magtulungan at dapat maging maunawain tayo. Ano, nakikita na natin ang ating national government kung ano ang ginagawa nila para mapalinis lang ito. Or sanay na kayo doon sa mga nakaraang administrasyon na halos sa gawing palikuran ang buong Pilipinas. Di ba? So, ano, magpasalamat tayo dapat dahil sa mayroon tayong naging pangulo na gustong maging malinis ang ating kapaligiran. So, yun dapat ang susuportahan natin. Hindi yung nililinis na dito, titirahin naman ninyo dyan, tapong kayo ng tapo dyan kahit saan. Naku po, ay Diyos ko, mga kababayan, ay maawa naman kayo. Maawa kayo sa inyong mga sarili. Ano? Dahil I'm sure sa inyo din talaga babalik yan, promise. Maniwala kayo sa akin. Unang-una, alam ba ninyo kung bakit ko nasasabi na sa inyo babalik yan o sa ating lahat yan? Ano, gawain ng tatlong tao, daang tao o libong tao ang magsasapir niyan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil yung mga tinatapon ninyong mga basura na yan, no? Kapag natambak na yan sa lahat ng mga kanal dyan, mga imburnal dyan, lahat pag napuno na yan, ano ang susunod yan? Baha, di ba? Malaking baha. O ngayon, pagka bumaha na, sino nang ano problema? Di ba? Di ba tayo din? O tayo din, di ba? At tayo din mga tao ang magsasuffer niyan. Hindi kagaya nung kung talagang malinis tayo sa kapaligiran, hindi mangyayari sa atin yung mga ganyan. Di ba ninyo napapansin na kaunting kibot, bumabaha na, kaunting ulan, bumabaha tayo. Bakit? Dahil puro barado. Para ding tao yan na kapag hindi mo iningyatan ang iyong katawan, magiging barado lahat yung ano, ugat mo. So anong mangyayari kapag naging barado yan? Ano? Hindi na dadalo yung iyong dugo. So ano ngayon ang mangyayari sa iyo? Stroke ka. Makaligtas ka man, baldado ka. So ngayon, hindi nalinis yan, na mga ugat mo na yan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabasura mo dyan sa iyong sariling katawan, ano ang mangyayari sa iyo? Paktay ka, di ba? So ganun yun. Ganun ang ibig kong sabihin. Parang ganun din yan dito sa lugar natin. Ano? So iingatan natin, ano? Ang pag-iingat sa isang lugar, sa ating ganitong kalikasan, ay parang pag-iingat mo na rin. Pag-iingat ninyo sa inyong mga sarili. Di ba mga kababayan? So nakakainis lang kasi. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Walang nangyari dito sa pinaghirapan ng national government na nalinisin, pagandahin, kung hindi ang dagsain ng ano, basura, ang dahil sa kagagawan ng ating mga kababayan. So kaya yan, mga kababayan, ano, so sana naman maisip din natin kung ano yung mga ginagawa natin, kasi grabe talaga ito, grabe itong mga nangyayari dito, no? Grabe ito, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin, sa inyo din babalik to, sa atin lahat. Kami ng mga hindi nagtatapon, hindi nagbabasura, na gusto rin namin malinis, madadamay din dahil sa mga kagagawa ng mga taong wala talaga sa ayos sa kanilang kapaligiran, no? Sana naman magising na tayo. Ano, mga kababayan, magising na tayo. Para ding sarili ninyo, yung iingatan ninyo. Parang sarili ninyo, yung kung saan tayo nakatira, iingatan din ninyo, kasi parang sarili din nyo yan, no? So please lang, mga kababayan, ano, kami nananawagan na sana magbago na kayo, no? Maging malinis na sana tayo lahat sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan. Maging maingat na tayo. Okay, maraming salamat po.